Ayan mga kagulay, sa magandang umaga po sa inyong lahat at welcome back nga pala ulit dito sa aking channel. Ayan, so ngayon po ipapakita ko lang po itong aking sitawan. So medyo napasok tayo ng mga harabas. Ayan, so ilang araw lang ito mga kagulay na inaatake, pero ay kita nyo ay napakabilis nilang dumami. So ngayon meron ang gagamitin lason, sana din makatulong. So ito nga mga hagulay, kung makikita nyo halos maubos na yung dahon, halos mamuti na. Dahil hindi ko pa siya masyadong na-applyan ng lason dahil nga busy pa tayo dun sa ating talong. So ito naman medyo madali lang naman applyan. Pero syempre kung makikita nyo nga sa dahon, hindi naman na magiging maayos tong dahon na to kahit mapatay na natin mga wood. So abangan natin dyan yung mga bagong lumalabas na talbos. So makikita nyo nga mga kagulay yung kanyang dahon na halos bugbog na sa harabas. Ayan o. Kaya naman kasi mga kagulay, napakaraming harabas bigla, dahil nga yung pag-ambon ng bun dito tsaka yung biglang init, sumingaw siya. At syempre isa pang dahilan dito yung kamatsili na yun. So doon po sa may kamatsili na yun, napakarami pong harabas doon na tumitira doon sa may mismong dahon niya. So medyo mahirap talaga ang apula eh. So ganito talaga ang sitaw, medyo mahirap siyang kontrolin pagka meron po tayong malalapit na mga kamatsili, kasi binabahayan po yan ng mga uod. Ayan, so makikita nyo nga ang naging atake niya ay nagsimula doon sa kamatsili na yun. So namumuti yan hanggang doon. Tapos ayun niya, sa may gawin na yun, halos sa maubos na ang dahon. Pero ngayon niya, ngayon ko pa lang siya applyan, dahil hindi pa namin siya masyadong nilalasunan o inispiran ng lason, kasi medyo bata pa naman. So ito naman mga kagulay, wala namang masyadong problema, basta wag lang po natin hahayaan yung talbos na pati talbos ay matamaan ng uod. So para para hindi rin kayo magtaka kung kaya pa bang apulain to, i-update ko kayo dito mga kagulay sa sitaw na to. Ayan, para po mapakita ko na mawawala ang mga harabas na yan at titino na po ang dahon ng ating sitaw. So yung dahon naman na yan, hindi naman na mawawala yun mga kagulay, hindi naman na mawawala ang pagkasira niyan. So nandyan na po yan sa may mismong puno niya. Ang hihintay na lang po eh yung mga bagong talbos niya. Ayan, so makikita nyo kahit saan tayo pumunta, napakarami pong kagat ng uod. Ayan. So dito ang tawag dito sa lugar namin, pagka ganito po nagsarado yung dahon o umikom, ang tawag po dito ay nagsiselupin. Ayan, so ganyan po ang nagiging resulta nyan pagka nahayaan pumasok. So ilan days lang to, aras 2 days lang na meron na ako nakitang pang isang wood, tapos ganito na yung nag-iitsura. So kasi may panahon kasi na maambon, so sa gabi puro ulap po dyan, tapos aambon, kinaumagahan biglang iinit. Yun, napakalakas po magdala po ng mga manilipad yun. So doon nga sa talong, medyo naging tutok ako sa talong kasi mas kailangan natin tutukan talong kasi medyo makapal lang. So ayan, iba ito ang magiging challenge sa akin ngayon dito sa aking tanim na to, kung paano ko siyang paparecover. Ayan, so ngayon nga mga kagulay, papakita ko sa inyo yung aking gagamitin na lason. Tapos mga ilan days update ko kayo dito kung magbabago ba siya o ganun pa rin. Sa ngayon, ang gamit ko ngayon, kabibili ko lang po ng ito, Bropea. So nasira lang yung kanyang kaha kasi sinaling ko po siya dito, at ang gamit ko nga pong halo, o hinalo ko siya sa flash. Ayan, so kung wala naman kayo mabiling mga flash, pwede na yun po ang brodal. So ibig sabihin mga kagulay, pagka bumili tayo nitong 100 ml, yung 50 ml dito natin sasalin sa 1 liter. Ayan, pwede rin po ang plus brudan o kaya malata yun, para din mga kagulay, para may pampalabo tayo sa ating gagamitin sprayer at hindi magaspang,
hindi po magaspang ang maging buga ng ating sprayer, kaya maganda pong hialo natin. Tapos ito nga mga hagulay, ang tipla ko dito mga hagulay sa aking sprayer na 20 liters ay 50 ml. So yan, update ko kayo dito para mapakita ko sa inyo kung paano ko siya mapaparecover. Halos hindi naman na to mild kung tutuusin, kasi halos lahat na meron ng kagat ng uod. So halos severe na to. Severe na pong atake ito ng uod. Ngayon pa lang tayo mag-apply nito, unang araw. Kasi kung makikita nyo nga, medyo maliwanag na. Katatapos ko lang mag-spray dun sa aking talong. Ngayon dito na nga ako lilipat para isprayhan itong sitaw. So yun, naipakita ko lang mga hagulay, pati yung gamit yung lason. Tapos update ko kayo pagka mga ilang araw. Ayan, hanggang sa lumaki siya, para napakita ko sa inyo itong lason na bropeya. Bropreya, tsaka itong flush na aking ginagamit sa sitaw, epektibo. Isa pa nga po dito mga kagulay, wala pa tayong gamit na pulyar. Ayan, wala pa tayong ginagamit. So laso lang muna tayo kasi. So yun mga kagulay, at ako yung magtitimpla na din. So yun, sana po nasundan nyo itong video ko. Tapos bropreya, tsaka flush, paghaluin lang po yan. At para po maampat natin yung, para maampat kung sakaling nga may tanim kong sitaw at merong uod. So sa Tagaraw talaga, medyo kalimitan talaga malabas ang harabas. Kasi halos kadikit nito na season yung sibuyas, halos yung sibuyas din naman, halos ganito rin. Pero yan lang po ang aming ginagamit, kahit po sa sibuyas, yung bropreya, exalt, tsaka yung binibya. Ayan, so yun naman po ang tatlong klase na ginagamit namin mga lason. So alternate po yun para po hindi po ma-immune yung mga uod dito sa aming mga gulayan. So yung mga gulay, at ako yung magtitimpla muna at mag-i-spray. Ayan, sana po nakatulong itong video na. We'll be right back.